Hi guys, welcome back to our channel. Once again, this is Tito Angie of TechnoGadget, and today we are going to do a full review of the Lenovo IdeaPad Slim 1. Let's check it out. Bago po ang lahat, nais ko po kayong pasalamatan sa panonood ng video na ito. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong panahon ng pandemic. Ang Lenovo IdeaPad Slim 1 po ay ang pinakasikat na sikat na notebook PC or laptop sa Lazada. Ito po ay sa kadahilanang ang laptop na ito ay murang-mura lamang. During the Lazada Bounce Back Sale, ito po ay inyong maaaring mabili sa halagang 8,999 pesos lamang. Opo, 9K na laptop, isang brand new branded na laptop sa halagang 9,000 pesos. Pero po, ang SRP po talaga ng Lenovo IdeaPad Slim 1 ay 14,999 pesos. Naging 9,000 lamang po ito dahil nag-sale po ito ng 5,000 during the Lazada Bounce Back Sale, kung saan po ito ay naging 9,999 pesos lamang. At yung first 66 buyers po, nagkaroon po ng additional na 1,000 discount. Kaya po naging 8,999 pesos lamang po ito. So sa ganung halaga, kung nabili nyo po ito sa halagang 9,999 or 8,999 pesos, masasabi ba nating sulit siya? Ito po, simulan na po natin ang ating review. Ito po ang actual retail box. At sa gilid po ng kahon, makikita nyo po yung major specs ng Lenovo IdeaPad Slim 1. Ito po ay powered by Intel N4020 processor na merong 1.1 GHz clock speed. Ito po ay merong 4GB of RAM, 64GB of eMMC storage, at meron po siyang 11.6 inch HD display. Battery niya po 2 cell. Ito po ay 7.5 volts 32 watt hour battery. At ang OS niya po ay Windows 10 Home na po. Ang kulay niya po, isa lang po ang kulay nito sa pagkakatanda o pagkakaalam ko. Ang kulay lang po ng Lenovo IdeaPad Slim 1 ay platinum gray. Buksan na po natin ang kahon. Of course, narito po ang Slim 1 unit. Next po ay ang charger. Ang charger po ay merong output na 20 volts by 2.25 amperes or that's 45 watts na output. Of course, meron din pong paper documents. Yun lamang po ang laman ng kahon. Wala na pong iba. So, balik po tayo sa Slim 1 unit. Yung body po ng Slim 1, parang pure plastic po siya. Kaya po siguro medyo magaan-gaan po siya at 1.7 kilos. So, inspect po natin yung mga ports. Sa kaliwa po, makikita nyo po ang power port. Meron din po siyang LED indicator. Meron din pong dalawang USB ports. At meron po siyang full-size HDMI port. Of course, meron din siyang slot for TF or microSD card. At meron po siyang indicator kung nakabukas or buhay ang inyong laptop. Sa kanan naman po, meron pong nag-iisang headphone jack. Sa ilalim, makikita nyo po na merong apat na rubberized footings. Yung bandang taas po, medyo nakaangat po siya. Para po pag nakapatong yung laptop, medyo naka-slant ng konti. At makikita nyo po sa magkabilang gilid yung mga butas para po ito sa loudspeaker or speakers. Bago po natin i-setup ang Lenovo IdeaPad Slim 1, na-curious po tayo at literal po natin itong binuksan upang makita kung ano ang laman sa loob. Kung bibili po kayo ng laptop na ito, huwag nyo pong gagayahin dahil baka po mawala ang warranty ng inyong laptop. So, gamit nga po ang Phillips screwdriver,
at ang isang plastic reward card ng isang pizza parlor, nabuksan po natin ang Slim One. Yun nga lamang po, medyo bigo po tayo sa ating nakita pagkatanggal po nung cover sa ilalim dahil po wala pong kahit anumang expandable option si Slim One. Ibig pong sabihin, hindi na po nyo pwedeng dagdagan ang storage at ang kanyang RAM internally. After nating maibalik ang cover, ay atin na pong sinet up ang Lenovo IdeaPad Slim 1 at nakakatuwa pong sabihin na hindi po kayo aabutin ng 20 minutes para ma-fully set up ang inyong laptop. Meaning po, operational na po siya sa ganoong oras. Magagamit nyo na po siya. Gaya po ng nabanggit natin kanina, 64-bit Windows 10 Home na po ang kanyang operating system at out of the 64GB eMMC storage, mayroon pong natirang 32GB of storage para sa users upon first boot up. Kung nais nyo pong i-free up or bawasan yung mga naka-install sa inyong laptop, maaari nyo pong i-uninstall yung McAfee since meron na pong pre-installed or meron na rin pong Windows Defender ang Windows 10. Pwede nyo pa rin pong i-uninstall yung ibang programs like Skype, OneDrive at yung Lenovo Vantage kung hindi nyo po siya gagamitin. Habang ginagamit po natin ang laptop, medyo napansin po natin bright po yung screen niya although may pagka-washout po yung kulay. Tapos po pag binabaan po ng konti yung screen brightness, may time po na medyo nag-flicker yung display. Yung keyboard naman po, medyo nalibago po ako kasi sanay po ako sa isang 15.6-inch na laptop. So medyo parang dikit-dikit po yung daliri ko pag nagtatype po dito sa Slim 1. Pero once na nagamay nyo na po or nasanay na po kayo, okay naman po mag-type sa Lenovo IdeaPad Slim 1. Tactile naman po yung mga keys niya. Tapos po yung touchpad, responsive din po siya. As for the performance naman po, snappy po ang Slim 1. Parang pag shinutdown ko po siya, less than 15 seconds lang po. Tapos pag binuhay ko po siya, around 20 seconds lang pang po. Nag-install din po ako ng Office 365. Nag-open po ako ng iba't ibang documents. Hindi naman po siya nag-hang. Sa pag-browse naman po ng internet, gamit ko po ang Firefox. Snappy pa rin po siya kahit medyo maraming tabs na po na naka-open. To be honest po, medyo na-surprise po ako sa performance niya. Ini-expect ko po kasi na medyo mabagal siya gaya po nung ibang notebook PC. Pero hindi po pala, mabilis at snappy po siya. Especially po kung ikukonsidera niyo po yung presyo niya. Gaya po ng nasabi ko, kung nabili niyo po siya sa halagang 10,000 or 9,000, sulit na sulit po siya. So abangan niyo po ulit yung sale ni Lazada. So abangan niyo po yun kung isa po ito sa mga gusto nyong bilhin na laptop, huwag nyo po siyang bibilhin sa halagang 14,999 pesos. Abangan nyo lang po yung sale para po mas sulit. So ang tanong, ire-recommend po ba natin ang Lenovo IdeaPad Slim 1? Ang sagot po ay oo at hindi. Unahin na po natin yung hindi. Hindi po dahil kung bibilhin nyo nga po siya ng 14,999 pesos, ang i-recommend na lang po namin ay ang bilhin nyo ay ang Lenovo IdeaPad S145. Yung IdeaPad S145 po, naka-sale po siya until end of June sa halagang 14,495 pesos or mas mababa ng 504 pesos dun sa SRP ng Slim 1. Mas bago na po yung processor ng IdeaPad S145 Intel Celeron 4205U na mayroong clock speed na 1.8 GHz. Tapos po yung S145 po, meron na rin po siyang 500GB of HDD at meron po siyang 128GB of SSD. So mas malaki po yung storage po niya at 4GB pa rin po yung RAM niya. So again, kung bibili niyo po siya sa halagang 14,999 pesos, wag po. Kung ang budget niyo naman po ay 10K or below, sulit na sulit po siya. Highly recommended, malaking oo. Gaya po ng nasabi ko kanina, ito po ang pinakasulit na brand new branded laptop na mabibili nyo sa halagang 10,000
pesos. That's it guys. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, i-click lamang po ang thumbs up. At sa mga bago po sa ating channel, pakihit na rin po ang subscribe button para po ma-notify po kayo in the future sa ating pong mga upcoming videos. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Muli, ito si Tito Angie. Salamat po at stay safe.